Uy, kumusta? Naghahanap ka ba sa market ngayon ng inyong modular helmet? Well, napadaan ka sa tamang video. Ngayon, bago tayo magsimula ng bumuni modular helmet, ito yung helmet na pwede mong gawing full face, pwede mong gawing half face kasi naiaangat yung harapan niya or yung front part ng helmet. Usually, pasok na pasok ito dun sa mga taong naglo-long distance ride para hindi na sila magtanggal kabit ng helmet kapag halimbawa hihinto sila ng mabilisan lang, mga short period of time lang. Ngayon, meron tayong tatlong homegrown brands ng helmet na nandito sa ating harapan. Nandito ang Evo, Gile, and Sec. Ang mga brands na to ay may ino-offer ng mga modular helmet sa kanilang lineup. Kaya discuss natin kung anong modular helmet brand ang bagay sa iyo. Pero bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin yung mga bagay na magkakapareho sila. Bukod sa dual visor technology, ang mga paddings nito ay removable na rin. And also, lahat sila ay intercom ready na if in case gusto mong magkabit ng intercom. Katulad na lang ng napakaangas na Freedcon intercoms. And also, idagdag na rin natin since mga modular helmet ito, and mas madaming mekanismo ito compared sa traditional or sa usual na full face helmet, medyo may kabigatan silang lahat. Pero hindi naman ganun kalaki, pero still, may weight pa rin sila. And also, aside sa bigat, syempre medyo mas malaki din yung hulma ng shell nito. Kasi nga, madami siyang moving mechanisms na nasa loob nito. Now, with those things out of the way, as usual, ang mga criterias ng ating comparison ay ang shell composition, ang ating padding, or yung padding sa loob, quality ng padding, ang kanilang weight o bigat, and last but not the least is the safety standards. At unahin na nga natin ang Evo Helmet. Love it or hate it, hindi mo maitatanggi na madami talagang sumusuporta sa branda ito. Ang shell composition ng Evo Helmet, particularly itong VXR 5000 na kanilang modular helmet, ay ABS plastic. This is the traditional plastic na ginagamit sa mga helmets. Usually, yung mga budget mill na helmets ang gumagamit ng ganitong plastic. Siyempre, para makatipid sa cost at para masuportahan ito ng mga masa. ABS plastic is still accepted naman worldwide as a standard material to be used for helmets. Kaya, if safety is one of your concern, well, okay din naman. Ang liner ng Evo Helmet ay gumagamit ng kanilang tinatawag na Duraflex technology. It is the same material na ginagamit nila all throughout their helmets. And talaga namang maganda, firm, ang kanilang inner liner. And alam nyo rin naman na kapag maganda ang fit ng inyong liner sa inyong mukha, particularly when you're using a helmet, it adds a certain security na rin para hindi basta-basta tumalsik ang inyong helmet sa inyong ulo in the event na kayo ay madisgrasya. Wag naman sana. Now, ano ang bigat ng ating Evo helmet? Wala tayong makitang approximate nila sa kanilang website. Pero syempre, gumamit tayo ng ating mahiwagang timbangan. At ayon sa ating timbangan, ito ay nag-weigh ng approximately 1,700 grams or 1.7 kilos. So, not bad for a modular helmet, di ba? And syempre, last but not the least, ang kanyang safety standards or mga safety tests na ginamit sa Evo helmet. Of course, hindi naman ito may bebenta dito sa ating bansa kung wala itong ICC sticker. And also, tested din siya under DOT, which is the American standard, and it is FMVSS 208 certified. So, you could say that this helmet is safe and okay na gamitin. Next is our Gile helmet. Ang Gile GXR, katulad ng kanilang ibang helmet models, ay gumagamit ng kanilang ABS-703 compound na may pagka-polycarbonate ito. So, according sa kanilang website, it's a mixture of ABS and polycarbonate plastic. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya malutong. Malambot siya. So, in the event na ikaw ay sumemplang at pumalo ang ulo mo, theoretically, dahil nga hindi malutong ang plastic na ito,
na-spread out ang impact all throughout the shell. And also, it keeps your head safe. Ang foam ng Geely helmet naman ay gumagamit ng kanilang hypoallergenic liner. Plush din ito, maganda ang texture. Medyo mas malambot siya ng konti kung i-compare natin kay Evo. On paper, ang sabi ni Geely, according to their website, ang bigat nito ay around 1,600 grams or 1.6 kilos plus minus 50 grams. Upon checking sa ating mahiwagang timbangan, ito ay nagtitimbang ng almost 1,700 grams or 1.7 kilos. And pagdating naman sa safety standards, meron siyang BPS. And aside from that, DOT certified din siya, FMVSS208 din. And meron siyang ECE 2205 na certification. So, meron kang Philippine standard, meron kang US standard, and meron kang European standard na mga tests na ginawa sa Geely GXR helmet. Last but not the least ay ang SEC. Ngayon sa mga millennials dyan at mga bagong mga nagmumotor pa lang, ang SEC ay isa sa mga unang homegrown brands. Homegrown meaning the product was conceived here in the Philippines. So, kay SEC naman, ito yung bagong shell nila this year, which is called Whirlwind. Pero kung matagal ka nang gumagamit ng mga SEC products, mapapansin nyo na itong Whirlwind shell ay medyo kamuka ng Windstorm shell nila previously. Ang SEC ay gumagamit din ng traditional ABS plastic. Like what I've said earlier, there's nothing wrong with that. Kasi yun yung standard plastic na accepted naman worldwide to be used as a helmet shell. And kung halimbawa nanonood kayo na ibang vloggers or ibang content creators na nambabasag ng helmet, makikita nyo rin naman kung gaano katibay ang SEC. Ito ah, real talk lang. Honestly, dati hindi ako believe sa SEC kasi nakakatakot dahil parang ang cheap ng products nila. Pero lately ha, in the past say 2 to 3 years, masasabi ko na talagang tinaas nila ang quality ng kanilang mga produkto. Pagdating naman sa kanilang liner, wala sa website na nakalagay kung anong tawag nila sa liner nila eh. Hindi, joke lang. Itong liner nila is comfortable din, pero mas malambot ito kung ikukumpara mo sa Geely. So, kung kanina si Evo medyo stiff, then medyo malambot si Geely, ito mas malambot. Mas malambot, pero not to the sense na feeling mo matatanggal sa'yo or luluwag sa'yo. No, hindi. Sakto yung lambot niya. At ang maganda pa dito sa mga SEC helmets na to, malalaki ang sizing. So, kung halimbawa, ikaw ay medyo pinagpala sa laki ng ulo, you might want to consider SEC as your helmet. And of course, ginamitan din natin ito ng ating mahiwagang timbangan. At ang SEC Whirlwind ay tumitimbang ng approximately 1,700 grams din or 1.7 kilos. So, lahat sila hindi nagkakalayo-layo ng bigat kasi nga modular. And for the safety standards naman, meron siyang ICC, which is the Philippine standard, and meron siyang DOT certification, which is again the American standard. Pareho din, FMVSS208. Ay hindi, 218 pala to. So there you have it. Yun ang kanilang pretty much pinagkaiba with each other. Now, bonus lang ha, pag-usapan natin yung fit ng helmet. Ang Evo is kung halimbawa gumagamit ka na talaga ng Evo, it is, you could say, true to size. Same goes with Geely. True to size din siya kung halimbawa previously Geely user ka. Itong dalawang to is hindi naman nagkakaiba or hindi naman nagkakalayo ng fitting kapag sinuot mo. However, itong SEC, katulad na nabanggit ko nga kanina, medyo maluwag ang fitting nito. So you might want to consider to purchase one size lower. So kung halimbawa XL ka dito kay Geely, you might want to consider trying out the large of SEC. Pero mas maganda kung halimbawa pupunta kayo sa inyong pinakamalapit na paboritong helmet shop and try it on for yourself para mas sigurado ang fit ng helmet sa inyo. Bakit? Kasi it adds safety. Pag maluwag ang helmet mo at tumakbo ka ng mabilis, lilipa rin yan. And kung masyadong masikip naman, baka mamaya hindi ka makaabot sa iyong pupuntahan at himatayin ka na dahil walang umiikot na dugo sa ulo mo. Totoo yan. And also, ang pinaka-importanting bagay sa lahat is, it doesn't matter kung gaano kamahal o kamura ang helmet mo.
Kung ikaw ay kamote at ikaw ay nadisgrasya, may paglalagyan ka pa rin. Kaya mas maganda na mag-invest ka sa riding education and sa riding gears para na rin sa iyong safety. Anong helmet brand ang gusto nyong i-compare natin sa susunod? Comment down below. And of course, huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And as usual, stay safe guys!